Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Live from Hulu Sulu. This is Queen Helen Abdurrajab. March 24, 2022. Magandang umaga po sa lahat ng QE329 members ng ating Kintel Digital Financial System, na ito na po ngayon ang ating new generation cashless currency. Magandang umaga po sa ating mga tagapakinig at talagang nag-aantay ng bagong revelasyon sa araw na ito. QE369 is our bank, is our bullion bank sa ating royal family na nakaimbak lahat ang kayamanan sa kabukiran, sa kabundukan, sa kapatagan, at iyan mismo yung mga binubungkal ng lahat ng treasure hunters. Subalit, salamat sa Diyos, sa Allah, dahil kahit anong gawin nilang bungkal at kahit anong pagbibenta nila, malalaman, dahil lahat iyan merong paraan para ma-inventaryo ang buong mundo na central bank. No one can stop in implementing divine justice. Yan ang hindi nila alam na merong paraan. Kaya mismo yung triangular machinators of the scenario of conspiracy had been defeated after all the global treaty had expired. Hindi nila namalayan na sila sige pa hanap ng pruweba ng paraan na sila yung may-ari ng lahat ng kayamanan. Marami po ang nagsasabi sila ang signatory. Isang kumpas niya lang sa isang bansa susunod sa kanila. Isang signatory lang ang kanilang inaantay, at nagmula pa sa angka ni Rodriguez na ang hindi nila alam, si Rodriguez Hermógenes, lalo na sa kanyang pag-surrender ng kanyang anak ng kanilang titulo, paano pa sila mag-claim? Ibayad po yan, may resibo. Kaya nga lahat kayong nagsasabi sa inyo ang kalupaan, titingnan ninyo mabuti. No, kasi lahat iyan merong proof, merong physical evidence na nakalikom, nakatago sa ating mga lolo na sila yung mga pader sa likod ni Queen. Kaya nga, Queen Elizabeth III, by law of succession and by law of recognition and appointment. Yan ang dapat ninyong titingnan. Kasi siyempre natural, okay, kayo yung signatory. How could you prove to the world that you have the platform to distribute the holy asset? Wala kayo niyan. Nasa amin. Kasi ang source of origin nandito sa lupang pangako. The Pearl of the Orient, Pilipinas na silangan, no, kung saan lumalabas ang bagong umaga, kung saan lumalabas ang haring araw. The golden sun rises and the diamond stars appear at night. Kayo, sige kayo, salita ng salita, nagmumura pa dyan sa buong madla, no, sa pagsira sa puri ni Queen. Kayong mga umiiyak, nagkukontak kay Queen dahil sa mga nagsasabi, signatory sila at magre-release na sila. Ilang taon na po kayo nagsasabi, release, release. Ngayon, nandito si Queen. Naayos ang sistema ng QE326 Kintel Digital Financial System. Congratulations po sa ating key financial team for the success of our divine program in handling the holy asset of Maharlika Kingdom of God, Lupasuk Empire. Yan ang hindi ninyo talaga na pantayan, na si Queen ay talagang napakagandang anay.
bitbitin ko na lang yung aking sarili. Magandang anay, inanay kayo lahat. Buong mundo inanay, nasira lahat dahil sa konspirasiya ninyo. Kayong triangular machinator, sino-sino po kayo? Amerika, na-default po kayo. Kahit anong gawin ninyo, may kasulatan kayong ginawa sa Sultan of Sulu. Pinatay ninyo si Ama Ali. Nilibing niyo how many times sa Basilan, sa Kuta Marudo, nasa Saba. Inano niyo lahat yan. Ginawaan niyo ng paraan para mamatay yung matanda. Pero si Jamalul Kiram II buhay sa Brunei na siya ang ugat ng konspirasiya hanggang sa atin sa Vatican. Kasi lahat yan. Kaya nga tapos na dapat 2004, nag-extend hanggang sa 2006 na siluhan ng Pope John Paul II. Pero lahat ito na bye-bye na ni Queen, lahat itong machinators, no, Amerika, Malaysia, yan dahil sa otoridad na ipinahiram sa kanila at inadapt mismo ni Tunku Abdurrahman Putra Alhaj si Tun Mahathir. Kaya nagkaroon siya ng superpower, kumbaga, dahil diyan sa adoption na binigay ni Tunku Abdurrahman para pagdating ni Raja Muhammad Gamar Mamay Hassan Abdurrajak. Gamar bin Abdul Gabbar Jamalul Kiram III. Subalit, dahil sa misrepresentation ng kapatid na nagpanggap na siya si Gamar bin Abdul Gabbar, nasira lahat ang programa ni Tun Mahathir, ni Rodrigo Roa Duterte, ni sa Indonesia at sa Brunei at sa Johor Bahru. Lahat ito meron tayong tinatawag poder, otoridad. So ngayon, ang isang pinakamabigat na player ng konspirasiya ay ang revolutionary government na ginawa ni Tun Mustafa, ni Miss Wari. Si Miss Wari na Ilocano is from University of the Philippines at talagang yan ang siyang puno ugat nitong global conspiracy kasi na-involve pati ang Saudi Arabia, ang Organization of Islamic Conference, lahat itong tinatawag natin na mga major organization, ASEAN, PIMPIAGA, dahil sa langis, dahil dito sa gas na kinontrol up to Malampaya, Batangas, up to Sabah, Malaysia. So ibig sabihin, ang sarsuela sa tatlong grupo na triangular ang ginawa nila. Kung wala si Malaysia, hindi makagalaw si Amerika. Kung hindi makagalaw si Amerika, hindi makagalaw itong revolutionary group na ngayon talagang lumubo yung kanilang pera sa mga donasyon ng Arabo dahil sa mga tinatawag na payoff system. Dahil sila yung tagagawa, tagahasik ng lagim para hindi lumabas ang totoong peace and order, ang kapayapaan dito sa Mindanao, Sulu, Palawan, sa Sabah, Sarawak, Kalimantan, Bulungan. Yan ang masakit na katotohanan. Kaya mga kapatid ko, tayo ay mga pinaglaruan lamang dahil sa mga ginawa nitong oligarke, no, itong mga may pera, itong may poder dahil sa politika. Binigyan sila ng 50 years na para ayusin, para i-exhaust ang gas, ang timber, ang kahoy, lahat iyan, minerals. Kaya nga marami sa inyo, suportado ng pusod ng Putrajaya, suportado ng pusod ng Malacanang, na yan yung ginawa nila, spiritual government, kung saan inipon din ang Malaysian na mga claimants, Indonesian claimants, at ang revolutionary claimants. Ngayon, sige, mag-ano kayo, mag-stage kayo ng takeover ninyo. Kasi nandiyadyaan na rin ang Raja Sulaiman Peacekeeping Group, no, yung ating RAF, nakaikot na rin dyan yan. Kaya nga sabi ko sa kanila, ang Imperial Task Force
No, at ngayon, talagang gumagana na kayo kahit isinurrender kayo kay Abdul Karim. So, ibig sabihin, lahat kayo binabawi ni Queen para sa katotohanan. Ngayon, titignan ninyong mabuti. Saan kayo pupunta? Kayong IATF, Interagency Task Force. Nangungulit pa pa rin kayo ng PCR ninyo, ng antigen test ninyo. Pero nasaan yung mga tao? Wala namang COVID na ipakita. Pero pag nagsasayaw sa entablado yung mga politika, parang walang kamalay-malay na sila yung leader sa pag-oppress-suppress sa tao. Pagdating sa maliliit na tao, talagang kinokolekta yung mga ID ko dyan. Sangali Police Station, talagang babalikan kayo ng tadhana. Talagang you are fighting your teeth. Ngayon, paano ito? Nagawa na ang digital cashless currency. Di ba nakasabi ninyo, nangunguha kayo, isuli ninyo yung Royal IC, yung identity card na iyan. At saka yung mga talagang, kasi merong sultan kayo pinapaboran. Alam din namin iyan kung ano ang role ng mga Abubakars. Kaya Sangali Police Station, Sangali Police Station, makinig kayo mabuti. Talagang sinusukat ninyo yung pasensya ng Queen. Lahat kayo in the non-police station. Sino ang sultan ninyo? Iyan ang tanong. Kaya nga triangular machination global conspiracy nang dahil sa pera ng sultan na meron kayong pinapaboran na claimants. Yan ang dahilan. Now, kung sinong nag-utos sa inyo, bandang huli, lilitaw din iyan, parang palitaw. Lilitaw at lilitaw kayo dahil ang kasinungalingan hindi kailanman mananalo dito sa divine justice na ipapatupad ng soberenya. Soberenya, that means iyan ay mataas mismo sa militar ng gobyerno ng Pilipinas. Gobyerno na ginawa natin kasi ang nagbigay ng poder at otoridad ay ang Sultan Sulu at North Borneo. Buong mundong pinag-uusapan dito, hindi lamang Sulu, hindi lamang Maguindanao. Subalit, paano tayo naging Lupasug Empire? Dahil lahat kayo inipon ko. Sultanate of Maguindanao, napakalaking sultanate. Sultanate of Soksarjin, napakalaking sultanato. Sultanate of Lanao, Iligan, napakalaking sultanato. Na ini-small-small ng signatory ng buong mundo na ang kani Rodriguez kuno. Okay, ayaw ninyong maniwala, titingnan ninyo mabuti. Kung tatay ninyo si Presidente Marcos, huwag niyo akong idamay. Kasi ako gumagalaw na aayon sa utos ng Diyos Ama, ng Allah. Okay, lumantad si Apo Lakay. Diyan kayo matatalo. Kasi kung sino ang sumunod na naaayon sa batas ng Diyos Ama, divine justice will be imposed to you. Even kayo ay anak, even kayo ay signatory. Ano ang ginawa ninyo? You are all blockers. Kayo ang nagpahirap sa matlang people, sa maliliit na tao. Kayo ang sisingilin ng mga taong pinatay dahil dito sa COVID. You are blocking the truth. Kayo ang bibigyan ng hustisya ng divino gobyerno nitong korte ng soberenya sa Indanan Sulu. Yan ang hindi ninyo namalayan. You never imagine na si Queen ay mayroong paraan. Ngayon, ang balbula ng digital financial system gumana na sa buong mundo. Congratulations sa lahat ng partners. Yan, lahat ng merchant signed agreement with the QE329 digital financial cashless system. Yan na ngayon ang hindi ninyo nakita mula noon magpahanggang ngayon. Queen is working on the top
papunta sa baba. Mula sa baba, pinakababa talaga, papunta sa taas. Kasi kailangan kong ibalanse kung saan nanggaling ang sigalot, kung saan nanggaling ang problema para mapunta ko doon sa Global Financial Crisis Resolution at sa Global Climate Change, sa Global Warming, sa Global Health Crisis na ginagawa. Nagsulat sa akin ang Department of Tourism. Sambuanga, makinig kayo, sira ang aking computer. Ngayon, titingnan ninyo mabuti. Kayo nangungulekta ng ID at nagsistage kayo na mag-order kayo at hulihin nyo lahat. Nakatungtong po kayo sa sovereign niya. Bawat paan ninyo na bawi ni Queen ang kalupaan. May pruweba ako, may resibo ako. Kayo meron? Nagki-claim lang ang Pilipinas. Subalit wala ng Pilipinas. Imaharlika Kingdom of God, Lopez of Empire na iyan. That means, huwag ninyong banggain ang hindi dapat banggain. Dahil ang kaalyado ko, ang kasangga ko ay ang Diyos Ama. Huwag na ninyong subukan. Dahil ako mismo may pagkakataon na hindi ko na alam ang aking ginagawa dahil hinayaan ko na sila gumalaw sa aking katauhan. Can you do a document that is very vital to defeat the entire world? Can you do that? Can you let other countries follow the rule of law in the global conspiracy resolution? Can you do that? Ibig sabihin, kung sinong in-appoint, kung sinong anointed by God, by Allah, ay siyang mananalo. You had been defeated, America. You had been defeated, Malaysia. You had been defeated, Abdul Karim Miswari, Rodrigo Roa Duterte, who are fighting both their teeth to take over the Philippines. No more Philippines. It is called now Maharlika Kingdom of God, Lupusog Empire. It is very obvious why you are harboring the ISIS in your own compound. Yan ang ibig sabihin. What proof? Tanungin ninyo si Raja Mamay kung sino sila sa pag-destroy ng state of Binsupala. Because inutusan sila to create sabotage, to create chaos, putok, putok, putok. They don't care if someone will die during the conspiracy they are staging. Lahat kayo mananagot. Lahat kayo babawian ng propriedad sa pagnakaw ninyo sa kaban ng bayan. Lahat ng titulo na land void. Kaya kayong mga land grabbers. IATF, inuutusan lamang kayo. Tapos na ang COVID. Napatunayan na nanggaling sa North Carolina, USA, ang isa sa naggawa ng COVID virus. America is defaulted. Ukraine holds the biolab for bioweapon. Russia is doing this with his own intention also to rule the world. Putin is going to be litigated because that is a crime against humanity. Every war from World War I, World War II, at ito ngayon, the target of nuclear war and bioweapon is the crime against humanity. How much more? A consolidation of all the Sabah standoff, Zamboanga standoff, 44 submen, continuous killing in Liguasan Mars, as authored by the governors, by the clan, the claimant clans. All of these are all listed and all being watched by the Queen. Queen can never take the title of Elizabeth III if there is no proof and physical evidence or the track record
of doing peace and prosperity in this land of promise. The QE329 digital, the Kintel financial system, is a cashless currency approved in March 22, 2022. Congratulations, buong mundo. You defeated all the bulbula, all the bugs of those that claim they hold the QFS. It is in the Philippines. It is from Hulo Sulu, Indanan Sulu, and the entire Lupasu Empire. The world will benefit into this cashless Kintel digital financial system. Go for it. Huwag kayong magtakbuhan at huwag kayong iiyak. Slowly but surely, yung hindi alam, yung walang cellphone, sinabi ko na merong paraan. Kayong mga leaders, huwag ninyong bigyan ng sakit ng ulo si Queen nang dahil sa inyong arisgada, sa inyong pagmadali. Yaan ay sa inyo na. Lahat kayo makikinabang dyan. Buong mundo makikinabang dyan. Yan ang sistema para sa inyo na kapwa kong pobre, kapwa kong hinahamak dahil sa pera na kanila daw subalit na sa atin. At iyan ang pagsipsip ng lahat ng kayamanan pabalik sa lupang pangako. Cashless Kintel. Yan QE329. Diba masaya kayo dapat na ang Queen Elizabeth III ay nandito lang pala sa inyo? Pakiusap po ano, huwag na naman ninyo akong kulitin. Ang buhay ni Queen, 3 hours sleep lang yan. Huwag naman ninyo masyadong bigyan ng sakit ng ulo si Queen. Kahit hating gabi, isusumbong lang na hindi na makuha ng inyong signatory. For how many years? 20 years na kayong sumusuporta. Millions na ang binigay ninyo at lahat promisa para ma-release. Okay, ako inakusahan din ako niyan. At inakusahan akong nangungulekta. At inakusahan akong hindi totoo. Ngayon, let your leader, yung nagkumuha ng pera sa inyo, yung nangulekta sa inyo, yung million-million, dahil sila yung reyna at sila yung may-ari ng Maria Makiling Bundok, sila yung signatory sa World Bank, sila yung signatory sa IMF, lahat ng signatory sa kanila na ipalabas nila na kung saan yung pera na yan. Yung sabi pa nga ng reyna, kukoronahan na siya at buong mundo. Salamat po kung kayo yung kukoronahan. Si Queen hindi humahangad dahil nakoronahan na ako many times. Hindi ko hinahangad. Corona ay isang obligasyon, isang responsibilidad. Hindi nyo kailangan ipamayagpag, ngunit kailangan ninyong ipakita ang pruweba kung anong trabaho ang inilaan sa inyo ng buong mundo. Queen, right from the start, has laid down the structure, the platform, the roadmap, the resolution of the global financial crisis. Now we succeed in March 22, 2022, upon the installation and upon the approval of QE329 Kintel Digital Financial System. Kaya nga, nakuha natin ang valvula ng bagong currency. At hindi rin natin nabatid na behind that, that is a back-to-back 369 is the Banco Bullion dahil sa lahat ng kayamanan na naipon na ng ating mga lolo. Saan nyo yan i-impact?
Binawi yung mga binibenta, yung mga naglalako ng gold. Tama na. Kahit anong gawin ninyo dyan, ibenta ninyo. Yan ang konspirasiya na sinasabi ko sa inyo. Pagdating sa dulo, intercept mismo. Sila-sila lang yan na nakawin sa inyo. Mawawala yan sa kamay ninyo. Ganyan katindi ang sumpa ng ginto. Lahat na nangangailangan ng tulong, lahat ng may hawak ng tinatawag na ginto, mag-contact na kayo at iyan ay gagamitin natin sa tama.